Nay? Mawalang galang na ako. Naalala niyo ba ako? Tsaka yung babaeng kasama ko. Inihintay ko siya. Ah, oo, oo. Nung isang araw pa yun eh. Oo. Oo nga eh. Ang dami na ako kasi nangyari. Para matagal sa akin. Ay, amay din. Naalaala mo yung matandang babaeng kasama namin. Si Ate Cora. Namatay siya kahapon. Inatake sa puso. Condolence po. Mm-hmm. Salamat. Eh, sino ba yung hinihintay mo? Ah, yung kasama kong babae. Kausap niya ata siya paglabas ko eh. Payat ho na naka-floral dress. Maganda ho siya. Wala ka namang kasama nun ah. Meron. Kinausap pa nga siya ni Cora. Nagtago pa nga sa likod niya eh. Wala. Meron. Wala? La! Mano po, la! Mano po! Kawaan ka ng Diyos. Sige na. Susunod na ako. Pausapin ko lang binatang ito. Alam mo, anak. Po. Pinipilit ni Ate Cora at ni Anita na may kasama ka. Pero kahit malabo ang mga mata ko, nakikita ko. Wala ka talagang kasama. Ako imposible ho yun. Nung araw na yun, nandito kami para ipagdasal ang Ate Cora ko. At alam namin na malapit na ang oras niya. Kahit yung si Anita, kaibigan niya ng ate sa cancer ward. Alam mo, nung kinakausap ni ate, nung nakipag-usap siya sa hangin, natakot na ako eh. Ate, sinong kausap mo? Ah, ganun ba? O sige, magtago ka lang dyan. Pagpasensyahan mo na itong susita, malabo pa si mata. Nung gabing mamatay ang ate, sinabi niya sa akin na bumalik ako dito para hanapin yung babae at sabihin na nagpapasalamat kami. Huwag kayo mag-alala, hindi na kayo mahihirapan. Dahil napanatag na ang loob niya. Maraming salamat, Ling. Yan nga po yung pinagtataka namin kasi umorder po kayo ng dalawang kape. Akala namin may darating pang iba. Pero nainabutan po kayo ng kape sa harap nyo eh. May kinakausap din po kayo. Hindi nga lang namin nakikita. Pagka sa Heights. Ito magpapamatay sa George Bridge. Ito yung kuha mo sa LRT oh. Ang dami ng views. Oo nga. Galing, di ba? Astig. Talk to your manager. Yun nga, sir. Nung nag-check-in kayo, medyo naguluhan ako kasi sabi niyo sa kausap niyo, bakit kita iti-text? Sabay tayong papakamatay. Here's the copy of the document you signed. Hindi namin alam kung ano nangyayari. Pero I thought you fully understood why we banned you. Nakita ng housekeeping dun sa isa niyong kwarto. White na polo, nakatiklop dun sa ibabaw ng kama.